Pero guys, in this video, pag-usapan natin kung ano ang mga sinulid na ginagamit sa paggawa ng doormat. Disclaimer lang guys, hindi ako professional na mananahi. Babahagi ko lang sa inyo yung aking karanasan. Kasi alam naman natin na ang pagpili ng magandang sinulid ay mahalagang bahagi ng pagtatahi para smooth at tuloy-tuloy ang ating trabaho. Kaya naman sa video na ito, babahagi ko sa inyo yung mga sinulid na gamit ko sa paggawa ng doormat. Dito kasi sa Quezon City, mayroong dalawang paraan para bumili ka ng sinulid. Pwede kang bumili ng per kilo at per piraso. Okay, pag-usapan natin yung per kilo. Ang presyo sa ngayon ng per kilo ng sinulid ay 180 pesos. Sa 180 pesos na yun, makakakuha ka na ng mga 7, 8, o mahigit pa na piraso ng sinulid. Depende yun sa laki at bigat ng sinulid. So yung mga sinulid na yun, nakalagay yun sa malaking sako, pwede kaya malaking plastic na mga transparent, pwede kang mamili kung ano gusto mong kulay, ano gusto mong kapal, nipis ng sinulid. So pagdating sa per kilo na sinulid, mas maganda kung ang bibilhin mo ay maramihan. Kasi yung ibang tindahan dito, nagbibigay sila ng mga discount, lalo na kung maramihan yung bibilhin na sinulid. Okay, so pag-usapan naman natin yung per piece na sinulid. Ang presyo sa ngayon ay nasa 35 pesos ang isa. At yung ibang tindahan ay binibigay ng 300. So pag-usapan naman natin yung advantage and disadvantage ng dalawang klase na sinulid na ito. Sa per kilo muna tayo. Ang per kilo, ang advantage niya ay pwede kang mamili, pwede kang maghalongkat, at mas mura siya kapag maramihan. Pero ang disadvantage niya ay halo-halo siya kasi nga halo-halong mga mga klase ng sinulid. So para makapamili ka ng maganda-ganda, kailangan mong maghalongkat, mamili ka talaga, halongkatin mo sa ilalim kung ano gusto mong klase ng sinulid. And then itong mga to ay prone siya sa mga dumi o di kaya sa init. Kaya naman marami sa mga ito ay marurupok. So, hindi naman lahat kasi nasubukan ko na rin bumili ng mga per kilo. Marami dito ang matibay din at pero meron din ako na-encounter ng mga marupok talaga. Kaya ang ginagawa ko sa marupok, hindi ko siya nilalagay dito sa main, dito sa needle. Ang ginagawa ko, nilalagay ko siya sa rewinder. Okay, sa per piece naman tayo. Ang advantage ng per piece ay of course pwede ka rin mamili. And then itong mga per piece na ito ay naka-plastic ito. Okay? Kita ko sa inyo. Ayan. Pero kasi naka-plastic yan. And then, sealed talaga. Yung iba, as in, vacuum sealed talaga yan. Na secure talaga. Nabili ko kasi ganito. Okay? Per piece. Ayan. Pero ang disadvantage naman ng per piece ay mahal. Kasi nga, bibili ka ng 35 ang isa. So, dito sa per kilo is, pag bumili ka ng mga isang kilo, abot ng mga 8 piraso, yun, more or less. Sa per piece, hindi mo magagawa yun. Okay guys, so ang size or sukat nga pala ng sinulid ay ticket 120. So, sabihin nyo lang yan sa tindahan at alam na nila yan. So, yan yung ginagamit sa paggawa ng doormat at mga sofa mat or fat holder. Ganun din, sa mga basahan na mga pamunas. Ngayon kung gusto nyo man na kayo ang pipili, hanapin nyo lang yung number sa ilalim nito. Meron dyan nakasulat na number. Meron dyan nakalagay na 40 over 2 or 402. Minsan 403 or 40 over 3. Then yung 502 or 50 over 2. Ayan. So mamili na lang kayo kung anong gusto nyong klase ng kapal o nipis ng sinulid. Okay guys, so meron ako itong photo for comparison. Zoom natin. Ayan, can you makita 30 over 3 at saka 40 over 2. So comparison. Mapapansin nyo, mas makapal yung 30 over 3. Ayan, kesa dito sa 40 over 2. Ayan. Then, baba tayo dito sa isa pa. 40 over 2 naman, saka si 50 over 2. Kung makikita nyo, mas makapal ulit itong 40 over 2 kesa dito sa 50 over 2. So, lagi nyo yung tatandaan na kapag malaki yung
number, maliit yung sinulid. At kapag maliit naman yung number, ay mas malaki yung sinulid niya. Okay? So yan guys, pinakita ko sa inyo yung mga sinulid na gamit ko. Kung walang per kilo na tinda, per piece ang binibili ko. So nasa inyo na yon kung ano gusto nyong bilhin. Pinakita ko naman sa inyo at sinabi ko kung ano yung advantage and disadvantage ng dalawang klaseng sinulid na ito. And then kayo na rin ang mamili kung anong gusto nyo. And that's the end of our video guys. Maraming salamat sa inyo ng panonood. Kung nagustuhan itong video na ito, please like and share and subscribe to my channel. And I'll see you in the next video. Paalam!